Isso é um dia para começar com a Nantinho. A Númalaga. A Laman ou um Blam? Ganito po kasi let's make it simple, di ba? Ang situation ng buhay mo, wala kang trabaho. Diba? You have bills to pay sa renta, kuryente, tubig, pagkain. Wala kang trabaho. Diba? No, nahilig ka ngayon sa alaman. So, naging plantita ka or plantito. Diba? And nothing against po sa mga ganyan sitwasyon. But, siyempre, you have to consider naman yung status ng buhay mo. Wala kang trabaho. You're struggling. Then, you have this to pay. So, nagkakaroon ka ng ano, kita, part-time, part-time. Nakabenta ka pa isa-isa. Ganun. So, that's enough for you to survive the day. Nakapay ka man ang bills at the end naman. Yan po. So, being a plantita and plantita is, I think it's a responsibility kasi, on your side, you have to take care of something, someone. May alaman is, yeah, living things. Kailangan mo siya in-nurture. With that, halaman kasi is kailangan ng container, soil, you have to irrigate it, tapos kailangan ng fertilizer, at yung effort and time. Eh, wala ka lang ng trabaho. So, why not use your effort and time in making or making something, nakikita ka. Okay, naisip mo magbenta ng halaman, that's good. So, ang tanong kasi dun is, pagkabili mo, yung time, malit pa lang siya eh. So, in-nurture mo para lumaki, but, so, ilang buwan yun, so, or ilang weeks yun. Diba? So, 4 weeks to 8 weeks, yun tsaka lang din benta. It's an investment right now. For now, kasi ang mga Pilipino mahilig sa hype eh. Uy, puso kayo na kailangan eh. Nakakapag din ba? Kailangan niya din. Yan po. And you know, nataon na ganitong sitwasyon kasi since limited yung resources mo, you have the money to buy ulam or food or halaman, which is ang ano mo is ang puso't damdamin mo is nandun sa halaman. Ulam, sinunay mo na ako ba? Tumalang na lang yung ulam ko. Ano yung pecha? Kanko? Repolyo? Mga ganong klase, karan siya. Eh, mas mainam pa yung gano'n, magtanim ka na lang talaga ng ano, sa garden mo na. You sell it. Diba? Although, mahirap nowadays ang ganyan ang sitwasyon ng buhay natin. So, siguro for me, I can deal without plants. Pero mahirapan ako without ulam. Mayroon kumain ng kanin lang. Naranasan ko, tinapay nga lang ulam ko, pandesal. So, umaga pa. So, I'm not against sa decision niya. Kasi buhay niya yan eh. Ako naman, I'm just giving my opinion. Alin ba talaga? Mahalaga. Ulam o halaman. Di ba? Eh, kung may anak ka pa, yun ang problema. Sa isa, dalawa, or worse na yung tatlo, yung pataas. Ang daming, you have a lot of mouth to feed. You need food on the table, di ba? Yung halaman ba, pwede dyan sa table, tapos yan ay yung ulam natin.
Yung mga kalos yun, mga vegetable na okay. Pero kung cactus yan. Pagkagatong na, ang daming trick ng ulam ko. Ano may ulam mo? Cactus eh, hindi naman isda. Please mga kabayan, yung samang nahihilig sa halaman, maganda po yan. Wala po akong argument yun. Wala akong... Hindi ako kontra kasi halaman gives oxygen sa atmosphere. Tapos pinokasyon nila yung carbon dioxide, which is good. Which is good. Ang magiging ano lang kasi is yung pero ko na pambili ng ulam. Nakakalimutan mo na kumain, na ibibili mo na siya ng halaman. Yan po. Ang nandun is, ay nga ba mahalaga? Ulam o halaman? Ayun nga, kung yung cactus may ulam, aba, matinik yan. Yan, mahirap, di ba? Okay, you can and shave it naman. Bago mo siya kainin, tanggalin mo muna yung mga tinik. Parang naging boneless cactus. Boneless isang isda yun. Right? Boneless cactus. Eh, wala akong ulam eh. Ito lang ang cactus na ito yung ulam ko. Please po, hindi po ako galit sa inyo, hindi ko kayo news. Dahil at the end of the day, decision niya yan. Buhay niya yan eh. Wala akong pakialam yan. I'm just curious nowadays kasi ayun niya, mas pinaprepare kasi ng iba na bumili muna ng halaman at pagdating sa bahay ano magiging ulam, sardinas, ano mangyayari sa halaman eventually. It can be both ways, pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay, pag nabuhay siya pwede siya manganap. Pag naman ang, siyempre, buntis eh. Ang nanay niya, 9 months, di ba? Malaman, ilang buwan din yan. Bago mo siya ma... pag-iwala yung, ano, makuha yung anak. Eh kung mabagal pang tumubo, wala kayo mga campus. Opo, 1 taon na. Eh ganyan pa rin siya kaliit. O pag nanganak yun, gano'n rin katagal siya nanakay. Naanakuha niyo po. So, yung susunod na ulam mo, 1 year after mo. Please, mga kawayan. Ano lang po, nagiging palaisipan lang sa akin nowadays. Pagbili ng ating mga kamabayan, uunahin pa yung halaman kesa yung ulam. Yan po, stay tuned for more days, Mr. Arnold. Subscribe. Yan lang po sa baba.